very, very entertaining. And syempre, it deals with families, although hindi naman literal na family na kadugo. Madalas ganun, pero kadalasan din yung tipong yung kasama mo sa trabaho, yung mga, you know, mga barkada, etc., etc. Kaya siya nagiging sobrang fun. And siguro lastly, kaya parang sobrang interesting siya para sa akin dahil, ano eh, kung yari, yung mga tanong, hindi naman talaga siya nakatuon sa ano eh, sa contestant. Hindi naman niya tinatanong yung contestant kasi nga survey siya, batay sa survey, di ba? So bukod sa nalalaman mo kung ano talaga yung nasa utak ng mga taong tinanong, eh minsan trick question, nalalaman mo tuloy kung ano yung nasa utak ng contestant mo. Kahit hindi naman yun yung sagot na gusto niyang ibigay. So nakakaaliw siya. Minsan nagkakaroon ng slip of the tongue, di ba? But the bottom line is that it's very, very entertaining. And plus the fact na nagkakaroon ng pagkakataon para makauwi ng limpak-limpak na papremyo. Hindi lang yung studio audience natin. And this, ito para first time na mangyayari. Kung hindi pati yung mga nanunood sa kanilang mga tahanan. And we're not just talking about 10, 20, 50,000. Kung hindi 300,000 pesos na ipamimigay every night from Monday to Friday. So, paano makakasali yung mga televiewers, yung mga nanonood. Meron kasi ano, may guest to win promo po ka every ano, every episode. So may mga 2 or 3 gaps kung saan may question na ipa-flash sa screen, tapos ibibigay nila yung sagot nila, tapos pinipili namin kung sino yung mga tamang sagot doon. So same siya pero mas parang kumbaga nakisali ka sa game, pero mas simple siya dahil nanonood ka. Ayan, okay. Last question ko na lang. May pa-teaser ka na sa Instagram account mo. Ano? Magsasayaw ka, manalo or matalo. So, ready ka na bang sumayaw? Meron ka na ba mga hinahandang dance step para dito? Meron. Araw-araw, pinaghahandaan namin yung dance step na yan. So, ang kagandahan dyan, eh, hindi lang talaga ako yung sasayaw. Talagang ano, dahil sa sobrang fun niya, pati yung contestants kasama sumayaw. Kaya sasamahan ko silang sumayaw, whether manalo o matalo sila. So, talagang enjoy, 'di ba? Parang bilang Pinoy, iba tayo, iba rin yung pamamaraan ng pagpapakita ng kasiyahan, eh, 'di ba? So sa ibang bansa, 'di ba? Iba rin sa atin talagang, alam mo, mahilig sumayaw yung mga Pilipino kapag may sine-celebrate, 'di ba? So 'yun yung isa sa ipakikita natin. Ayan. Anyway, congratulations and good luck, Dong, no? Talaga namang inaabangan to ng marami kasi nakakaaliw talaga to kahit saan bansa mo panoorin. Maaliw at maaliw ka siyang panoorin. Correct. Ayan. Thank you, Don. Parang ramdam ko sa'yo talaga yung excitement mo dito sa show na to. Saan ang gagaling yun, Don? Nung ginawa ko po siya noong 2009 and 2000 or 2010 yata, parati ko nakakalim. Basta yung era na yun, ano talaga nakamarka sa akin yung experience ko doon eh. Kung baga, kahit sabihin natin na hindi ko na siya gawin ngayon, yun yung isa sa pinaka-memorable ko na trabaho dito sa network na ito dahil binigyan nila ako ng chance to host Family Feud. Unang-una dahil kahit hanggang ngayon, fan ako nung ipinalalabas sa USA and parang right now it is in over 10 countries in terms of the franchise. No? So ganun talaga siya kasikat sa buong mundo. Kaya noong binigay sa akin yung pagkakataon ulit, actually nung narinig ko na meron na possibility, sabi ko, uy, sino kaya to? Parang pati sa akin, waiting game. Although syempre hindi naman ako nag-expect, pero syempre kahit pa paano, parang excited din ako sa magiging version ng GMA. Whether host man ako or player or participant. Kasi kung naging host na ako the last time, baka masaya siguro, baka pwede kahit mag-guest ako. Pero ang nangyari, pinagkatiwala pa rin sa akin ng network ang show. Kaya sobrang grateful talaga. And yung susunod kasi doon, it's something different because for the longest time, di ba, puro drama ginagawa ko, puro mga soap opera, pelikula. Siyempre, iba yung requirement din doon. Dito, ibang-iba rin. Kaya mas feeling ko mas at home ako dito sa ganitong klaseng format. Parang hindi talaga siya trabaho at all. It's really like I enjoy every episode. And that, sabi nga eh, parang
may binibigay ako na part of me in every ano, in every family that I meet, pero ang totoo diyan, pag-uwi ko, mas marami ako nakukuha dahil sa energy at sa information at sa fun na ibinibigay sa akin ng bawat individual na nakikilala ko every episode. Okay. Dong, na ilang taping na kayo na nagawa? Ilang episodes na? Basta marami-rami na. At saka masasabi namin na sapat na. Okay. Sa marami-rami lang episodes na yon, anong question ang medyo nagulat ka na, wow, ito pala yung top answer ng karamihan? Yung hindi mo ina-expect? Ah, parang halimbawa may tanong doon na ano yung kadalasang hinihiram sa kapitbahay? Oh, kasi syempre, kailangan mo i-consider na may yung sinurvey dito, 100 Pinoy ah, okay, na nanggaling sa lahat across all social classes, lahat talaga 100, tama, 100 ano kaya yung top nila, 'di ba? So ikaw, Tiros, ano bang madalas na hinihiram sa kapitbahay sa tingin mo? Pera talaga na isip ko. May pera, may sumagot na pera, may sumagot nga ano, asawa, may mga ganun, may sumagot nga lamesa. So, yung mga ganun. Pero yun pala, halimbawa, yung top answer doon, walis. Di ba parang, walis? Di ba? So, doon ka na surprise. Okay. So, yun. Doon, sabi mo nga kanina, parang ikaw talaga yung laging host ng Family Feud. Never ka naging player pa. Just in case lang na for one episode, ginawa kang player. Sino ang gusto mong makalaban, if ever? Siyempre, ano, team ano, kung may team dong, may team yan. So, kayong dalawa niya yan ang magkalaban. Oo. Okay. So, follow-up, okay, follow-up question po din yan. Si Yan ba mag-guest sa Family Feud? O nagpapakita ba siya ng interest na gusto rin niyan lumaban dito? Oo naman. Siyempre, kumbaga a dream na makapag-guest siya. Mali mo, baka siya pa mag-host pag wala ako. So may ganon. Okay. Ito, last na. Doon kasi, kahapon may na-interview kami, parang winay niya yung lock-in at saka yung old normal taping. Ikaw kasi na-experience mo na din na ilang beses yung lock-in taping. And yung syempre, yung old normal. Ngayon, medyo nagbabalik-balik na tayo sa level 1 na. Baka hopefully, sana mag-level 0 na. Ikaw ba, kung sakali, anong mas prepare mo pa rin? Since na-experience mo na yung lock-in, sabi nila may mga advantages, or gusto mo pa rin yung dati? Anong take mo dito? Tama kayo, kasi may advantages talaga yung lock-in. And syempre, kailangan mo siyang tignan sa isang mas isang buong perspective. Siguro, nandyan yung health and safety. Kasi parang sabihin natin, kahit anong level ng quarantine or level ng alert level, eh syempre iba-iba rin yung mga health risks. Kahit nasabihin nating wala na, pero I think baka kahit konti meron. So yan, you have to consider that. Pangalawa, yung syempre yung economics, 'di ba, of producing it. Pero more importantly, as a performer, mahalaga na tuloy-tuloy kasi yung pagganap mo ng character, na hindi siya, kumbaga hindi ka masyado nagdo-drop character. Whereas kung, let's say, hindi sa lock-in, umuwi ka, minsan babalik ka after 3 days, tapos get into character again. So as a performer, medyo ideal talaga yung lock-in. Pero, syempre, on the other side, iisipin mo rin na meron kang pamilyang may iwan, di ba? So may mga ganong mga bagay, kailangan mo i-wave. Basta masasabi ko, may benefits talaga yung lock-in. Syempre, ang kapalit lang talaga nun, yung time mo away from home. Pero may benefit din naman yun, kasi isipin mo, kung matapos mo yun, mas may oras ka rin sa kanila later on, diba? So kahit ako, siguro masasabi ko I'm still 50-50 about it, but of course I trust that the network will come up with the best solution, having experienced everything in this pandemic. Alam kong hinug na yung kanilang mga options, kasi na naranasan na nating lahat eh. Kaya I will trust that whatever they decide on is the best for everybody and for all sectors involved.
last na